Yung mga idol, kamusta? Pinoy contender, posibleng mauna maging undisputed world champion. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos kumakuha ng Pinoy Super Bantamweight contender na si Marlon Tapales ang panalo sa kanyang huling laban kontra kay Tishigawara ng Japan para maging mandatory contender sa titulong IBF World Title, kung saan hindi na nga umabot ng isang buwan matapos ang impresibo na panalo nito. Ipinag-utos na kaagad ng International Boxing Federation o IBF na ikasakagad ang bakbakan ni Marlon Tapales kontra sa world champion na si Morojan Akmadalev na posibleng gaganapin sa March nitong taong kasalukuyan. At isang magandang bakbakan to mga idol. Parehong matigas kasi ang dalawang fighter, lalo na itong si Akmadalev dahil sa itong unbeaten fighter na may 10 panalo at 7 dito nakuha niya sa knockout. Samantala, mas nakakalamang naman ang Pinoy kung experience ang pag-uusapan sa professional boxing dahil sa 35 na panalo nito sa laban, 18 dito pinatulog niya sa ibabaw ng lona at may 3 talo sa kanyang kartada sa boxing sport. At ang mas maganda sa bakbakan na to mga idol na pabor sa Pinoy, pati kasi ang hawak na WBA ni Akmadalev kasama sa paglalabanan, kung saan ibig sabihin nito mga idol, may chance si Marlon Tapales na maging instant unified world champion sakaling pala rin sa bakbakan. At hindi lang to mga idol ang posibleng opportunity na makukuha ni Marlon kung maging matagumpay siya sa laban na to, dahil sa ngayon mainit na pinag-uusapan sa boxing world na dapat lalaban si Akmadalev kontra sa kapwa nito unified champion sa super bantamweight division na si Stephen Fultun para dapat sa isang undisputed fight. Kaso pinag-utos na labanan muna nito ang Pinoy bago umusad sa ganito kalaking laban. At malamang sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan, magaganap ang unification sa 4 na world title. So ibig sabihin nito mga idol, kapag nagwagi si Marlon sa laban nito kay Akmadalev, malamang ang Pinoy ang siyang haharap sa kauna-unahang undisputed fight sa super bantamweight division. At sa madaling salita mga idol, maunahan pa kung sakali ni Marlon Tapales sinanong nito Donaire Jr. at General Casimero, at may pag-asa na maging unang Pinoy na makakuha ng ganitong record sa larangan ng boxing sports. Kaya aasahan natin mga idol na matinding fighting spirit na makikita natin sa laban ng ating pambato, dahil minsan lang ito dumating sa kanya ang ganitong opportunity sa bakbakan. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol, Teo Pimo Lopez Jr. sinupalpal ni Josh Taylor, kung saan ayon sa British Fighter parang aso daw kung makatahol o magingay si Teo Pimo para lamang magpapansin sa social media na hindi daw magtatagal magiging undisputed daw siya sa super lightweight division at ihirangin na 2-time undisputed world champion sa bakbakan. Ayon pa nga para kay Taylor, hindi daw mangyayari ang pinapangarap ni Teo Pimo dahil wala daw siya interest na labanan nito sa bakbakan. At from the first place naman daw kasi, hindi naman daw naging undisputed talaga si Teo Pimo. Ayon kasi sa record, 6 pa lang na boxer ang nakakuha ng ganitong parangal. At obviously daw hindi kasama ang pangalan ni Teo Pimo sa listahan, kung saan isang malaking sampal to para kay Lopez ang mga sinabi ng isang tunay na undisputed champion na si Taylor. Lalo pa nag-uumpisa ito ngayon na gumawa na naman ang pangalan matapos ma-upset sa sparring partners ni Manny Pacquiao na si George Scambuso sa bakbakan.